Las Fates, nandito ang ating aking lolo, Tony Ernesto Rabata. Sabihin niya po ang sa Marcos regime at kagandahan at sa kung anong kanyang nalalaman tungkol sa politics sa mga presidente. Okay, magandang umaga, lolo at Tony. Well, good morning. At tungkol dyan sa tinatanong nyo about the activities, programs ng gobyerno ng mga naging presidente, ang tanging hindi ko makakalimutan ay ang kay President Ferdinand Marcos. Isa lang ang hindi ko makakalimutan. Dahil kay Ferdinand Marcos, I was then mayor of San Jose. Kausap ko, katulong ko, si Assemblyman Rakisa. Pumunta kami sa kay Presidente Marcos Ferdinand doon sa Camp Aguinaldo. At pinapirmahan namin ang buong sentral consisting of 5,000 hectares na lupa na katitulo at pag-aari ng PNB NIDC. So what we presented to the President, hiningi namin na masubdivide, maibigay sa mga tao. Agad-agad namang pinirmahan ni President Marcos yung aming dalang papel at isinulat niya President Domingo, PNB, NIDC, allow them to enter the land, Ferdinand Marcos. Pag-uwi ko, yun ang ginamit ko, pumasok ang mga tao dito sa 5,000 titled property dito sa Central. Kaya dapat mga lahat ng mga taga-Central ay nabigyan ng mga lupa na mga kanya-kanyang posisyon. Kaya inaamin ko din na nagkalupa din ako dyan dahil kay Ferdinand Marcos. Marami dito sa Occidental Mindoro mga lupang sinubdivide dahil kay Ferdinand Marcos. Yung buong magsaysay, yan ay asyenda yan. Kaliwat kanang asyenda ng mga mamayamang tao. Ngunit sinubdivide ng GAR because of Marcos program. Hindi lang dito, sa buong Pilipinas ay utang na loob natin sa program ni Ferdinand Marcos. Yan ang tinatanaw kong utang na loob kay Ferdinand Marcos, sapagkat kung hindi dahil sa kanya, libu-libong tao sa Sentral ay nakakuha sa kanya, nakakuha ng lupa dahil sa kanyang programa. Yan lang ang pinakamahalaga na tatandaan ko na hindi ko makakalimutan, sapagkat ako rin ay naging bahagi. Nagkalupa din dyan sa Sentral, inaamin ko yan. 80 hectares ang attorney's fee namin ni Rakisa. Ngunit sa kahihingi ng mga judges, fiscal attorney, ay naging yung 80, naging 8 lamang. Kaya binakod ko na. Yun ngayon ang tinitirahan kong 8 hektarya sa San Isidro, dyan sa kanto, dyan po sa Sentral. Yun lang yung masasabi ko. Yung mga ibang naging presidente ay hindi ko na masyadong iniintindi o hindi ko na masyadong masabi sa inyo kung anong mga nagawa nila. Yun lang. Thank you, Attorney, dating OIC Mayor ng San Jose Occidental Mindoro. 1980 to 86. Ito, masasabi ko sa mga estudyante na kung mayroong pangarap, may katiparan. Mapapatunayan ko, sapagkat nangarap ako na maging abogado, natupad. Nangarap ako na maging judge sa Blayan at Rizal, natupad. Nangarap ako na naging piskal ng lalawigan sa Mamburaw, natupad. Nangarap ako na maging bukal ng lalawigan,
natupad. 24 years akong naging board member na dito sa atin. Ngayon, ako ay kandidato na konsehal ng bayan ng San Jose para maging legal consultant ng mga batang mga konsehalis dito sa ating bayan. Yan lang ang nasasabi ko sa mga estudyanteng kagaya ninyo, pagpilitin ninyo na makatapos ng pag-aaral kayong lahat. At kung sakaling kayo ay binatat dalaga, magkaroon kayo ng pakakasalan, magpakasal kayo, kunin niyo akong ninong. Yeah. Libre annulment. Thank you, Attorney Lolo. May pit down noon sa mga kwan, mga lumalaban kay Marcos. May pit talaga. Bawal magsalita sa sa government. Hindi kagaya ngayon, oh. Ayun na lang si Ariel Urieta, eh. Naggamas siya ng damo sa kami, ah. Yung artista? Yung announcer sa TV ho. Oo. Ariel Urieta. Oo. Yung kay Marcos na ano. Huwag kang ibig sa'yo yung panahon ng Marcelo, huwag kang magsalita ng aging sa President. May pinalita lang siya. Pag-asa na yung ano, pinalita niya, bisikleta ang kailangan, sabi niya. Ay, sa ikaw ang ladang bayan, bisikleta ang kailangan. Oo. Nagtaka siya, eh. Paglabas niya ng ano, na may mga pulis na doon. May mga PC na eh. Gamas siya ng damo sa ano, nagigigil siya ng pasisya. Joke lang daw yung kanya. Ano mga ganda na idulot ng Marshall, oh? Pati, sa Pisin Order, mga LBA, wala yan. Mabilihin, hindi pwede magtaas. Ngayon, eh, sariling taasan ni Gusinti. Ngayon, hindi pwede. Kontrolado ng Malacanang lahat ng ano. Kaya mura. Ang pamasahe. Mura. Hindi pa sila nabilihin. Mga gasolina. Bigas. Hindi sila pwede magtaas ng... Magkano kayong isang sakong bigas noon? 300 siguro, 500, no? Noong panahon. 300 lang. 300 isang sako. 1972 yun. Magbili ka pa ng kilo, 50 centimos, 30. Ang 100 piso noon, ako, hindi mo na kayang... Marami ka na mabili sa 100 mo. 100 mo, marami ka mabili. Magpagasolina ako, full tank. Wala pang 100. Full tank. Ngayon, hindi mo na may full... Yung 100 mo, isang kuha na lang yan, isang litro. At kunti. Oh, at kunti. Six, magkano ngayon? 60 na? 62 na ngayon. Oh, 62. Masindi na ngayon. Ngayon, 100 na, ipamaring kayo, wala. Ngayon, payatang 1,000 pamaring kayo. Wala pang 100, hindi ka makapamaring kayo. 100, wala ko. Isga lang ang bilhin mo. UP lang bang aktivista noon? Hindi. Marami. Sa Yupang, sa Pangasinan, marami rin? Marami. Yung mga ka-eskwela ko nga eh. Ang mga babae pa, yung mga matatalino. Kasama sa rally yun. Pag sabing, pag-ipon-ipon sila doon, mag-ipon. Ay, yeah, sama ka rin. Sama rin ng kunyari eh. Gusto ko lang katabi sila dahil tabi-tabi kami matulog. Siksikan talaga eh. Ayun, siksikan. Yung nabul pala doon. Oo, oh, yun lang. Gusto makatabi lang. Pag sabi eh, oh, punta tayo ng Bagyo. Doon ang rally. Oh, punta ng Bagyo. Oh, dami. Si kuya mo nga eh. Pagka nagka-ano sa Manila eh. Nagkabatuhan ng ano sa Piyate. Yung upuan doon sa itaas. Ay, bagsak lahat yan yan. Kaya hindi siya natuloy doon na nag-aral eh. Hanggang persin lang eh. Tawa. Ano pala mo doon sa Piyati mo? Yupang din pala ang bagsak mo. Sabi ko. Anong year yun? 1974. 69. 69 pa, 70. Ganyan. Rally na rin eh. Mag-Marcello. Magulo na rin Mindanao noon. Ubod ng gulo. Ang gulo na noon. Noon, hindi pa napasok ng military charge. Yung mga doon lang. Patayan. Angkan sa angkan na nagpapatayan doon lang eh. Sa Mindanao. Magpinsan sila. O magkapatid. Ganyan.
Agawan ng lupa. Sa lupa. Hindi, basta ma nakagamgam ka. Alam ba ito, sukat ang lupa mo. Sinubra mo ng isang litro dyan. Awang mo yun. Pataya na. Pataya na yun. Kaya nagakuha sila ng lupa. Nag-usap kayo at hindi ko mo inalis yung bakod mo. Ay, wala. Nag-intervene niya ng military. Tapos, para magkaroon ng katahimikan doon. Tumasok mga military. Oo, para masawa tayo yung gulo. Oh. Ang nangyari naman, nagkampi man sila. Yung magkaaway, nagkampihan naman. Ang kinaraban nila, military naman. Ay, dahil mga Kristiyano man sila. Wala eh, lalong lumala. Kaya pa lumala. Oo, lalong lumala. Nagkampihan sila, ano magawa mo? Sino nga yung pinamataas nun sa kwan sa Muslim? Yung naging kwan ng government? Si Miswari. Miswari, si Nor, no? Miswari. Nor, Miswari. Leader yan doon, leader. O, iminilip pa lang nung araw. Iminilip ang tabag. Siya ang leader yun. Tapos, yung deputy niya, naghumiwalay sa kanya. Isalamat. Nagkaroon ng MILF naman. MILF, naghiwalay na. Naghiwalay na. Aging dalawang paksyo na. Yun na. Ano pala yun? So, sila nag gusto nyo na magkaroon ng sariling tauhan si Salamat eh. Okay. Hindi yun na. Pagka ang kalaban ni military, kakampihan sila. Kampihan silang dalawa? Oo. Okay. Pero pagka sila nagpapakala niya. Sila rin parinan. Sila lang. Gulo rin para sa kanya. Gulo ha? Hindi mo malabok sila ka na. Kailan natapos ang gera? Panahon na ni? Wala pa. Walang natapos ang gera yun. Diri-diri pa yun. Hanggang ngayon? Bira na. Hanggang ngayon. 1940 gira. Ay, ngayon nga. Daming lumpas eh. Mga abusayat. Abusayat na kung ano. Mga bata pa yun nung araw. Ayan, bata nung araw. Doon, matibay na. Nandun ka niya, mga bata. Pagkalasin mo ng baril, i-dismantle niya, ibalik niya rin. Galing ang mga bata ko. Dating na sundalo sa ayun, sa Mindanao si Pinsakay ko mo yung telepon. Biro mo tatlong taon ako doon para kung ano mo hindi malaman yun. Sa tatlong taon, di ba magulo ng araw yun? Grabing gulungan nung kami. Biro mo ang tangke na yan, ang truck na yan na malalaki. Nasabog lang yan. Nasabog nila? Oo, yun sa dadaanan landmine. Sino mo namatay dito ng mga taga San Jose? Na army? Si Alaan, si Mion. Oo, si Alaan. Oo. Magkano pa sweldo nun? 500. Kalahating libo. Pero tinatanong kami ng mga tanong, magkano sweldo ba military? Kalahating libo. Libo eh. Malaki na rin nun panahon noong 1970. Ang laki ng halaga naman ng kalahating libo mo. Eh kami pa, eh, libre kami sa mga sasakyan, kahit ano, kahit barko, Arenar Flight. Pakita mo lang, hindi. Hindi, may Arenar Flight talaga kami. Arenar Flight, kung mamili ka, kung barko o aeroplano sakyan mo, punta dyan, pagdating sa Manila, bus naman ang sakyan mo. Libre na yun, hanggang makarating ka sa inyo. Asa, ang pira mo sa ano, maski handaan na, naka-wake up. Makarating pa yung pira mo sa sundahan sa inyo. Makarating pa. Hindi ka magkain sa